days, kapag sinabing magta-travel for leisure, madalas flights ang unang maiisip natin. Naging part of life na kasi talaga ang airlines and seat sales. Pero syempre, hindi natin dapat kalimutan ang sea travel because it comes with its own set of perks. Una, mas mura mag-ferry kesa lumipad. Pangalawa, di hamak na mas malaki ang baggage allowance. And ikatlo, ang mga modern ferries ngayon, magaganda na rin ang mga amenities tulad nitong MV2Go Maligaya. Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh. Last year, naimbitahan kaming sumampa sa MV2Go Masagana nang dumaong ito sa Maynila. This time naman, sinubukan ng team namin ang sister ship nitong MV2Go Maligaya papuntang Cebu City. And in this video, i-share namin sa inyo ang process and kung anong naghihintay sa inyo on board. Before we begin, don't forget to like this page if you're on FB or subscribe to this channel if you're on YouTube and tap the bell icon to get notified kapag meron kaming new travel videos. May dalawang vessels na ginagamit ang Togo para sa kanilang Manila to Cebu route. Ang St. Therese of Child Jesus at ang mas bago, mas modern, and mas malaking MV2Go Maligaya. Both of them sail to Cebu twice a week. Pero in this video, magpo-focus lang tayo sa Maligaya kasi yun yung na-try natin. Ito yung schedule nila as of July 2022, pero tandaan, maaaring magbago ang mga ito, so please contact Togo Travel directly or do a full booking dun sa website nila for the latest timetable. Ang travel time mula Maynila to Cebu via MV2Go Maligaya ay 22 hours kung walang delay. Nag-iiba ang ticket prices depende sa type of accommodation na gusto mong i-book. Tulad ng airlines, Togo also uses a dynamic ticket pricing system, so nagbabago yung presyo depende sa maraming factors tulad ng kung gaano kaaga or gaano nakalapit ang intended travel date mo. To check yung mga presyo, nagtry kami na mag-book 1 month ahead and ito yung pinakamurang nakita namin. All-in na yan ha. Kasama na yung food, accommodations, and 50 kilos na baggage allowance. Yes, 50 kilos. Di hamak na mas malaki kaysa airlines. Pero dapat ay di lalagpas sa 20 inches na taas and 30 inches na lapad ang bag mo. And dapat kasya sa designated na area. Pwede pang mas bumaba yung presyo ng fare kapag may sale, na lately ay mas dumadalas din. For the latest promos, bisitahin nyo lang ang official FB page ng Togo Travel. Pwede kayo mag-book sa pinakamalapit na Togo outlet sa area nyo or visit the Togo website, travel.togo.com.ph. Ang passenger terminal for MV2Go Maligaya ay nasa Pier 4 ng Manila North Harbor. To get there, make your way to LRT Carriedo Station and from there, lakad ka lang to Evangelista Street and mag-jeep papuntang North Harbor. Baba ka sa Jollibee and then walk to Zaragoza Gate. Pwede ka rin mag-taxi or mag-grab na lang para mas madali. Just pin North Harbor Pier 4, Zaragoza Gate as your destination. Upon arrival at the port, ito yung mga kailangan mong gawin to board the vessel. Number 1, dumating ng maaga. And kung meron kang cargo or checked baggage, you need to check in at least 4 hours in order to clear security inspection in time. Tapos, present your ticket upon arrival sa passenger terminal. Baka hindi ka papasukin kung wala kang proof of booking. And then, pay the terminal fee. Tapos, i-check nila yung temperature mo bago ka papasukin sa departure area. At the check-in counter, present your ticket and valid ID. Ito yung listahan ng mga accepted na IDs. After mag-check-in, wait for boarding sa designated area. Malalaman mo naman kasi tatawagin naman kayo kapag time na for boarding. And kapag tinawag nga kayo, edi board na! Maglalakad ka papunta sa ship and aakyat ka sa stairs. And habang nagbo-board kayo, ipresent nyo lang yung ticket sa staff. Sa lobby, hihintayin nyo lang na tawagin ninyong pangalan at pagkatapos nun, dadali na kayo dun sa inyong room.
bibigyan kayo ng susi kung nagsistay ka sa tourist, business, or stateroom accommodations. Papuntang Cebu City, as of July 2022, ang need lang ay printed copy ng e-ticket itinerary receipt, valid ID, and vaccination card or certificate na may QR code kung fully vaccinated ka. Pero kung hindi ka naman fully vaccinated, kailangan mo ring ipakita ang mga additional requirements na ito. Negative RT-PCR test result from a DOH-accredited laboratory taken within 72 hours or negative antigen or saliva test result taken naman within 48 hours and approved S-Pass. Pero tandaan, maaari ring humingi ang LGU ng final destination mo ng additional documents. Importanteng malaman na ang Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, and the rest of Cebu Province have different sets of requirements depending on your purpose and vaccination status. You may also check Togo Travel's advisory page for the latest announcement, but it's best to contact the LGU directly. While on board, lahat ay required to wear a face mask unless you're eating. Lagi ring nagre-remind ang staff kapag may nakikita silang medyo pasaway. Marami ring alcohol dispensers sa dining areas and common spaces. Unlike other to-go vessels, all accommodations sa MV To-Go Maligaya ay air-conditioned. Hindi namin nakuha na nag-video ang lahat ng types kasi syempre may mga guests na naka-check-in. So isasama namin ang footage ng MV To-Go Masagana na na-tour namin previously since twin vessels naman sila and parehong-pareho lang naman kasi daw yung dalawa. Para lang may idea kayo sa hitsura nila. Itong Mega Value class ang pinakamura. So you'll get a bed among dozens of bunk beds sa isang room. Share nyo yung room with other Mega Value passengers and walang electrical outlet so you'll need to use charging stations if need nyong mag-charge. Ito naman yung Tourist Class Premium. Private room with one bed and may storage space for your luggage and a small table. Yung business class naman nila may tatlong klase. Yung premium na good for one, meron ding for two, and for four. Bawat isa ay merong storage space, sink, and electrical outlets. Pero kung halimbawa na ang ibubok mo ay for two or for four and mag-isa ka lang, of course, isi-share mo yung room with other people. Ito naman yung stateroom. Ito yung only accommodation on board na merong sariling bathroom. Meron nga itong bathtub pa eh. When you book a stateroom, you pay for the price of the room instead of a single ticket. The room comes with two tickets, but the room can actually accommodate up to four people. So if you're a party of four, you can book the stateroom and book two more tickets in a different class. Tapos, pwede na silang doon na magstay sa stateroom. Bawat ticket ay inclusive of meals on board. The meals to be served depend on the schedule of your trip. Our scheduled departure was at 6 p.m. so the meals included were dinner and yung breakfast and lunch the next day. According to To-Go, in instances of delays, passengers don't have to worry about food kasi magsaserve talaga sila ng meals for as long as nandoon ka sa barko. On MV To-Go Maligaya, meals are served at Island Fiesta for Mega Value and tourist passengers, while business class and stateroom passengers naman can have their meals at Horizon Cafe. Other snacks like sandwiches, siomay, and siopaw are also available sa Island Fiesta. Meron ding mga cold water stations where you can get free water refills and hot water din for your instant noodles or coffee. Meron ding convenience store on board called Quick Mart. Pwede kang bumili ng biscuits, chips, and cup noodles. May available ding juice, bottled water, beer, and other beverages. May showers ba on board? Siyempre naman! Shower rooms with multiple cubicles are available at each accommodation area. Sa Deck 5, the shower area and toilet area are shared by passengers in the Mega Value class, Tourist Premium, and Business Class Premium. Meron din sa Deck 6, near the Business Class rooms. Yung mga staterooms naman, tulad ng sabi ko kanina, meron silang sarili nilang bathroom na may bathtub din. Towels, linens, and blankets are provided for business class and stateroom passengers only. For Mega Value class and tourist premium, hindi na ito kasama, but they are available for rent on board. Pwede ka rin magdala ng sarili mong towels. Pwede ba yung pets? Yes, pets and other animals are allowed as long as una, hindi sila endangered species,
they are properly caged, and they have all the necessary paperwork. Pero, please get in touch with Togo directly for the specific documents or permits na maaari pang hingin. If you need more information about sailing with Togo, you'll find a comprehensive travel guide on our website www.thepoortraveler.net or check out the links in the description. If you have questions, make good use of the comment section below. You can also follow or message us on Instagram, Twitter, or TikTok. Just look for @thepoortraveler_L. If you have a Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in to the Poor Traveler podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.